Sir, sir, ano po mga lumabas exam, sir? What is up, guys, and welcome back to my YouTube channel. So, what's up, mga chingoduri? And for today's video, guys, is mag-e-exam ang ating karambal. Anong nararamdaman mo ngayon, Raymond? Medyo kinakabahan, pero kakayanin. Yun. So, yun, guys. Meron na ulit tayong registration ng examination. So, good luck sa mga mag-register dyan. Swerte yung mga nakapag-exam nung mga nauna kasi ang alam ko pwede yatang chance. Pwede yatang uling mag-register. So, meron kayong second chance. Galingan na so, lang. Galingan nyo na lang. Sa mga bumagsak dyan, galingan nyo na lang. Mag-aral kayo habang nag-iintay ng registration. Kailan ba registration sa atin yata yan? Bukas. Yan, so bukas daw ang registration. So, yung iba dyan hindi ko masikaso kasi medyo busy din ako. Nasa Manila pa rin kasi kami ngayon. So, baka 12 pa kasi kami makauwi. So, tatry ko tulungan yung ibang mag-register sa 15K big edit na yan. So, yun. Ang masasabi ko lang, sa ulihin nyo lang yung book 1 and book 2. Tapos, yung counting units. Ah, dito pala tayo mga dami, no? Oo. Sa kabilang to. Counting units, huwag nyo kakalimutan yung counting units at saka yung mga culture ng Korea. Yun, yung laging lumalabas. Tapos, best din kung magta-try kayo ng mga exam ng Nepal and Pakistan. So, meron po akong mga copy ng mga test papers saka mga learning materials. So, i-message nyo lang po ako sa aking Facebook. Nasa description box below po. So, medyo may konting bayad yung mga learning materials natin kasi yung iba doon pinagawa ko pa. Pero yung mga laman nun, isa ko yung pinaka naghanap. So, shout out nga pala sa mga... sa Diamond. Shoutout pala sa mga kaibigan ko, kay Casey Vergara, kay Mila, kay Arjen, kay Rupa. And sino man yung gusto mo yung shoutout mo? Shoutout ko na lang sa sarili ko, nabanggit mo na lahat eh. At saka yung mga kapatid ko na nasa Korea ngayon, kay Ate Jilly na saka kay Ate Inday. Solid kayo mga nuna. Para sa inyo to. Balikan ko kayo mamaya. So yun guys, ang gagawin natin ngayon is... at ituturo ko kung anong mga dapat gawin pag nasa loob ka na para prepare kayo at handa kayo kung anong mangyayari sa loob. So mamaya kakausapin ko yung iba sa mga magte-take ng exam para may paliwanag ko din sa kanila. So makipagkwentuhan muna tayo sa mga magte-take ng exam kasi para manggugulo lang kami dito. So yan guys, balikan ko na lang kayo mamaya, andito na kami. Taga saan po kayo, sir? Mikawayan. Taga saan kayo? Mikawayan. Mikawayan, Bulacan? Ang layo. Dito yung mga buwan. Sa iyo ba? Wow. Hey, boss Ray. Kaya pala, tingin natin kasi sa kanina. Taga saan po kayo, sir? Bulacan, sir. Bulacan po. Ang layo. Shoutout, sir. Shoutout po sa mga taga-pulin ng Bulacan. Ano yung schedule niya, sir? 10 a.m. Ah, may umaga? Opo. Anong, ano po, room 1? Opo, room 1. First so, bus. Galingan niyo, sir. Ano po pangalan niyo? Eric Charles Manalo. Ilan taon na po kayo? 32. Ah, 32? Opo. Ah, bata pa, sir. Bata pa. Bata pa ba yun, sir? Parang mauubos na yung oras. Hindi, abot pa yun kasi, ano, 38. May anin na taong pa. Kaya, sir, taga-saan kayo? Oh, Mikawayan. Ano pong pangalan nyo? Bunso. Bunso Marquez. Bunso. Ang message ko sa'yo eh, sa messenger. Bunso Marquez. Ilan taon na po kayo, sir? 27 pa na lang. Oh, bata pa. Pwede pa mga 10 exam? Pwede pa. 10 ulit pa. Yung kasama nyo po, mag-exam din? Mag-exam din niya. Anong link kayo, sir? Ay, anong set? Alas 10 po. Kayo, sir, alas 10 yan. Masabi-sabi pala sila. Pati yung mga nakapilaro. Percession. Buti maaga kayo pumunta. Kasi pinapapasok agad nila pagkadating doon. Pero marami yung hindi sabi na ex-co. Oo. Ang mga ex-co? Oh, mahirap kalaban yung mga yan. Pambol lang. O yan. Shout out, kuya. Ano pa lang pangalan niyo, sir? Trabaho, sir. Ryan po. Ryan ang pangalan niyo. Ilan taon na po kayo? 23.
23 po. 23. Napakaginhawa. So medyo matanda pa sa akin. Shoutout sa Darin Daban. Shoutout. Napakaginhawa. Darin Daban. Shoutout po kay Darin Daban. Rock and roll. Kala ko sabi ko. Ayun, si Darin. Darin Daban. Taga saan yun, sir? Saan mo tayo? Ah, Mateo. Rizal. Rizal. Ano po kayo magkapit bahay? Hindi pa. Ah, nagkakilala na kayo sa dito. Ah, sige guys. Papaliwanag natin sa kanila kung anong gagawin doon sa loob para medyo may idea sila. First time nyo lang nag-exam ngayon, sir, no? Okay, sir. First time nyo din? Hanggang, first time sila? Hanggang 10 beses. Pero may pag-asa pa kasi pag bumagsak ngayon, may... Bukas, pwede mag-register bukas, eh. At saka may isa pa? Oo, sa registration 17. Eh. Oo. 17 yata. Kasi hindi yan yun, eh. Sabi ka, sabi 10 to 12. Pero bukas na, sigurado. Puno tayo, ano doon. Oo. Wala doon ang nangyayari. Kung ano maging result, di dapat imagano na agad mag... Pagawa agad ng mga requirements. Ayun. Baka pasado. Ikaw, sir. Ito lang ang Rosella. Maaga pa. Anong time niya, sir? 11:30. Ah, 11 pa kayo. Second session pa. Hey, ako man ako. Ah, second session. Sa kabila, magkadikit lang naman yun. Pagpapasa niyo. Magkadikit lang yun. May kita niyo naman yung kabila, yung room 2. Anong pangalan niyo, sir? Ryan, sir. Ryan. Ilan taon na po kayo? 27 po. 27, bata pa. So, ano po, tawag ito? Shoutout po, sir. Shoutout. Shoutout nga po pala sa aking school na Antillian. Pamilya niyo, sir? Pamilya niyo? Shoutout din po pala sa pamilya ko na nasa Mindoro. Nasa Mindoro. Layo. Yeah, oo, kalapan, kalapan kayo, sir, no? Opo. Kalapan, layo. Pinakabumihay kayo. Oo. Lalo na yung mga taga Mindanao. Sinasabi ko, eh. Di bali mawala na kami sa isdat, sa pagpasa, yung mga nandito. Yung malalayo yun. So, number one naman. Pero okay lang din naman yun. Halimbawa, bumagsak sila kahit malayo. At least may experience na sila. Saka dapat ready. Ready kayo pag papasok kayo sa ganito. Hindi yung ilang buwan lang kayo nag-aral, susubukan nyo agad. Pero maganda din naman yung kasi experience na din. Ano? Isang araw may napag-aaral. Hindi maaaring mawala kang pag-aaralan. Kahit 5 to 3, okay lang yun. Napakalaking halaga na lang. Dati nung baguhan ako, ano, self-study lang kasi ako. Kada araw ang inaaral kong vocabs, 3, 5. Yun lang, ganun ng kaunti. Tapos ang ginagawa ko, nagpupusa ko ng mga Manila paper sa may dingding. Tapos po, dinidikit ko sa pader. Para pagkagising ko, o kaya pagkatatambay ako, makikita ko na nagiging familiarize ako sa vocabs. Hindi mo kailangan i-memorize yung vocabs, kailangan mo na i-familiarize. Pag nakita mo pa lang. O, pag nakita mo, alam mo na agad yung meaning. Malaking tulong din yung pagsasanin nyo ng mga mock test na yan. Kasi yung Nepal na mahusay na maganda. Oo, Nepal. Yun. Kasi ngayon, ang exam ngayon parang Nepal na. Hindi na katulad ng sa Pilipinas. Kasi napakadali dati na exam ngayon lang medyo humirap. Kasi wala nang skills test. Yung din siguro ang dahilan nun. Pinalansi pa rin. Oo. So yun, pagkapasok nyo doon sa loob, di ba papasok ko kayo sa loob? Ngayon, dipipila muna kayo dito. Tapos ayaw kayo pumunta sa taas. Pagkatating nyo po doon, di... yung seat number nyo, yung kung ano number nyo nakalagay nyo doon, yun din magiging umban doon sa loob. Tapos ganito po ang gawin nyo pagdating sa, ano kasi 25 items, reading at listening. Yung reading, 25 minutes, listening 25 minutes. Yung listening, yung 25 minutes na listening, huwag hiyaan nyo lang kasi kusa yun. Hindi nyo na pwedeng balikan, pero yung reading, babalikan nyo pa yun. Tapos ang gawin nyo po sa reading, para mas mabilis nung masagutan, sagutan nyo agad. Yung, kumbaga ibabasa nyo pero sigurado kayo. Yung medyo, ano, mas maganda na po yung misagot kayo kaysa sa iskip nyo, ano, yung number. 25 minutes po yun, hindi agad pag natapos nyo yung 20 items, hindi agad yung mag-next sa listening. Kasi sabay-sabay kayo mag-listening hanggang hindi naubos yung 25 minutes. Ngayon, ang ginawa ko po dati, sinagutan po lahat, wala pa 8 minutes. Saka ako binalikan, isa-isa yung number. Saka ako sinood. Kasi mas maganda yung misagot ka kaysa sa ngayon nung, ano, walang sagot yung number. Kasi mali mo, makachamba. Tapos sa listening naman, ang gagawin nyo sa listening, di ba may number po yung 25 minutes? Yung sinasabi po kasi nila na magsasalita ng 2 beses, sabi po nila sagutan agad kasi magne-next agad pag nakapagsalita ng 2 beses. Hindi po kasi may, ito yung
di ba, ganito po yung computer. Dito yung 25 minutes. Kung yun ang pansin yung 25 minutes. Kada number, halimbawa, 1, 2, 3, 4. May minutong katabi siya. May bukod siyang, ano, segundo. Kadikit. Oo, kasi 25 minutes. Huwag yun ang pansin yun kasi automatic na sunod-sunod yun. Sasakto yun, sasakto. Sasakto yun. Ang pagtuunin nila na pansin na segundo o kaya ng minuto sa may listening, yung katabi nung counting ng 25 minutes. Sa listening yun, sa listening. So, kasi ano, 25 seconds sa isang number, ganyan. Abangan yun, bago maubos, kailangan sagutin na agad. Saka dapat, pakinggan yung maayos. Sa listening, medyo madali. Sa listening, madali. Sa reading, may mga ano, may mga unfamiliar words na parang mga vocabs from Nepal, Pakistan, ganyan. Pero pagka sa ulo niyo ang bukuan at saka bukuan, wala punta yung kamahan kasi ito. Kasi pagka hapos niya sagutan niyo yun, alam niyo na agad kung pasado kayo hindi. Kasi mabibilang niyo yun. Kasi 5.6 lang naman eh, 40 items. Alam ba sagot score mo? Ang gagawin niyo pagkasagot niyo, magbablang ko muna yan. Tapos sabay-sabay nilang ipapakita yung score niyo. Sa computer po? Sa computer din. Kailangan mataas yung score. Mas maganda siya kaysa sa PBT. Ng PBT, oh. 1 month eh. Bago malaman yung score. Mas madaling yun. Pasin nila, no? Oo. Tapos pag nakapasa kayo, halimbawa nakapasa kayo, pusin na agad kayo sa Ishihara. Yung kakasapin yung Koreano, tutukol naman niya yung number. Yung number, ano? Yung number talaga napakalinaw. Pakikita niyo agad, may... Hindi katulad na sa mga ano, sa mga driver. Ano yun? Bilog na ano? Yung bilog-bilog siya. Pagkuhan ng driver's license, oo. Ano? Oo. Mas malinaw siya kasi, ano pa? Basta malino siya, highlight siya maayos, oo. Highlight. Natanungin na naman nila kung colorblind ka o hindi. Yun. Tapos pagka, halimbawa, hindi mo masyado nabasa, parang papaulit mo yun sa'yo. Mahalaga hindi ka colorblind. Ah, yan, yung mas malino pa po dyan. Diba may mga ganda? Oo, mas malino pa dyan. Tapos may, ano, may meron pa dyan na nating. Yung kasing wala talaga. Ano, kunyari ito, green wiggly light. Nabin mo yung kulay green. Tapos ang salita niya dun, English. Kahit English, kasi sa Tagalog, maalam din ang Tagalog yung Korean eh. Korean din. Ha? Korean din. Ha? Korean din. Korean din yung mag-answer niyo, mag-insyara sa inyo. Kailangan niyo lang ipasa yung exam. Napakadali lang nang basahin sa ulo niyo lang yung bukuan. Kasi exam, Korean din yung bukuan. Hindi, mga ano, mga bata lang din. Mga Pilipino lang din. Oo, mga Pilipino lang din. Halos kasi nilita din lang natin. Sa reading, sir, ano yung kalimitan lumabas lahat? Yung buong ano ng reading? Sa reading ngayon, hindi na siya katulad ng dati. Pero ano, pero yung coverage niya, bukuan ng bukto pa rin. Parang may sinalo lang sila mga bagong manalalo na salita, pamuli ko lang sa kapangsa. Sabi natin yung mga graph, picture. Graph, picture, andun. Location. Location. Ayan. Kasi ang ginagawa nila dati, sabi nila, napakadali daw pagpupicture. Pero madali din naman yung mga fill in the blank. Pag madami yung picture, dapat yung fill in the blank. Pero pag natin yung picture, mas madami yung fill in the blank, pero madadali. Kasi minsan sa fill in the blank, halos pinamimigay rin nila yung sagot kasi sobrang lalayo ng ibang sagot eh, no? Oo, basta hanapin nyo lang lagi doon yung keyword. Yan. Kung madami kayong alam na bukas, hanapin nyo lang doon yung pinaka-keyword. Bala na, Jamba. Umbal. 150! Pero ito yung natay ko mamaya ito, ano ito, mga 170, 180 rin ito. Baka nga perfect zero. Hindi, perfect zero. Dalawang nag-exam na siya. So good luck po sa atin lahat. Good luck, sir. Salamat. Good luck po, good luck. Thank you. Kaya, sir, anong time kayo, sir? Alas 5. Ano may hapon? Oh, maganda po yun. Makapagpahinga kayo. Makapagpahinga kayo ngayong umaga. Ano pong pangalan nyo? Gani. Ako yung kumasaya ng discover na eh. Ano po yung pinakang full name nyo? Wang Dali. Oo, Gani Wang Dali. Ilang taon na po kayo? Matanda na. Ako nang sabihin nyo. Ayos sabihin. Taga saan po kayo? Isabel, ang layo. Gano'n po katagal ang biyahe? 8 hours? Ang layo pa. So tingin nyo sir, gano'n kadami ang vocabs na baon nyo? Nasa 6,000 siguro, pero puro number. 1 hanggang 6,000. So yan sir, shout out sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo. Kaya. Wala na siya yung shout out. So yan guys, may kasama tayo ngayon dito, mga magte-take din na exam. So, sir, ano pong pangalan?
pangalan nyo? Raylan po. Raylan. Raylan Dizon. Raylan Dizon. Ilan taon na po kayo? 29. Oh. So, taga saan po kayo? Isabela Province. Isabela. Layo pa nun guys, Isabela. Opo, mga 9 hours yung biyahe namin. 9 hours. So, gano'n na po kayo katagal nag-aaral ng Korean? Nag-aaral po ako nung February. Tapos, this year po. February, this year. February ako natapos nag-aaral. And then, yun, review-review. Review-review na lang. Parang self-study na pong ginawa na niya po. Self-study na lang din. Yun. So, tapos nag-end doon ako sa High Local. High Local. Malaking tulong din yung High Local. Oo. Kasi madaming nagtuturo doon. Tsaka libre. Oo. Kaya magtitig din sana ako ng High Local. Hindi natuloy. Maganda. Joy, madami ding madami ka din makikilala doon, tsaka yung sharing ng tips. Oo. Tsaka mga knowledge nila din. Sa tingin niya po, gano'n na po kadami ang vocabs na alam niyo? Ang ginawa po kasi, binasa ko yung dalawang book. Actually, nagawa ko siya in 2 weeks. Tapos, yun, pasa lang ng pasa. Sa ma-familiarize yung mga words. Kasi hindi mo naman kailangan sa uluhin, eh. Kailangan may familiarize. Kaya mahirap i-memorize lahat. Lalo yung mga vocab sa book 2. Kasi complex na yung mga kwan eh. Pero sa ulo niyo po yung book 1 sa book 2? Aba, basic lang naman. Ayun. Yung mga book sa book 1, basic. Oo. Yan, medyo mataas ang makukuha ni sir na ano. Sana ka. Sure ako dun. Basta sa alam niyo po ang book 1 sa book 2, wala na. Napaka-sure na po talaga nun. So, shoutout sir. Shoutout sa mga kaibigan niyo, kakilala. Shoutout sa mga kasama ko sa High Local, sa GC namin. Mga KLC niyo po, pamilya niyo. Sa yung KLC namin, Team Niji sa Isabela. Shoutout kay Sir Mau. Nag-ano kanina, nag-message sa akin kanina, sabi ng kasama ko. Yun, nag-good luck. Tsaka kay Ma'am Angie. Filipino po yun, Filipino. Apo, Filipino. Actually, yung asawa niya, yung lalaki, ex-core. Mga ex-core. Oo, medyo madami din alam ang mga ex-core kasi doon din sila nag-ano eh. Sila yung mga nag-core sa amin. So yun. So thank you sir. Sige po, thank you. Good luck sa lahat ng mag-exam. Good luck po sa inyo. Good luck sa lahat. So ito si sir, ano pangalan mo sir? Jonel Mayo. Ilan taon na po kayo sir? 24 po. 24 ko, bata pa pala si sir, madami pa pwede i-take. Joke lang. 10 take pa. So taga saan po kayo sir? Pampanga. Pampanga. Ang layo dito po, lalaki. Ang layo pa. Set ano po kayo? Set to ano po kayo? Lalaki. Set to 4, room 2. Gano'n na po kayo katagal nag-aaral ng Korean? Bali nag-aaral ako, 2016 pa. Ah, matagal-tagal na din. Tapos na hinto. Hindi ako nakapag-take ng exam. Wala pa sa loob ko. Kasi nagkaroon ng pandemic pa nun no? Medyo matagal-tagal na pala nag-aaral si sir. So mataas-taas na siguro ang chance nito. Kaya ang book 1 at book 2 pa sa ulo niyo na. Hindi ako familiarize sa book 2 masyado. Oo, kasi medyo malalaki ang ano dun eh. Lali. Pero sa tansya niyo po, gano'n na po kadami ang baon yung vocabs? Hindi ko pa alam. Nakukulangan pa ako, sir. Tansya niyo po, mga 1 to 1,000, 1 to 2,000, gano'n po? Mga nasa 1,000 lang. Mga 1,000. Pero matagal na po kayo nag-aaral, ano po? So medyo familiarize mo. Pahintuin ko din. Pero sineryoso ko po ngayon. Oo, kasi magkakaroon ng exam eh. Tsaka maganda naman yun kasi kung sakali mong bumagsak ngayon yung mga mag-exam, may chance pa kasi mayroong registration. Meron pa nga, meron pa. Pero maganda pa rin kung gagalingan natin ngayon para hindi na ulit tayo mag-register kasi mahirapan. Oo naman. So shoutout po sir sa mga kaibigan, kakilala nyo. Ayaw muna. Mga nag-aaral din ng mga taga-Pampanga dyan, shoutout sa inyo. Pamilya nyo po, KLC. Wala eh, kung ano lang ako eh. Self-study. Ay, hindi pa kayo na pumasok sa mga KLC? Isang beses lang. Ano, mga, yun nga, 2016. KLC talaga. Opo. Pamilya nyo po, shout out. Kasama ko sa tapo mo. Para sa inyo. So yun, mag-exam sila mamaya. Babalitaan ko kayo kung anong magiging score nila. Salamat po, bye-bye. So yun guys, kasama natin ng ibang magte-take ngayon ng QPS. Para makakita yung mga QPS exam. So kasama natin si sir. Sir, anong pangalan nyo? Rendel. Rendel ano po? Buladako. Oh, Buladako. Taga saan po kayo? Tagumpa. Tagumlate. Davao. Ah, Davao. Ang layo. Oo. Kay Balo mong Bisaya, sir. Kabalo. So ilan taon na po kayo, sir? 33 years old. Bata pa si sir. So gano'n na po kayo katagal nag-aaral ng Korean, sir? 2018 pa. 2018, so matagal-tagal na. Oh, pero di na nakastudy. Bakit? Di na nakastudy. Bakit po? Tenga. So sa ulan nyo naman po ang book 1 sa book 2, sir?
Hindi nga eh. Hindi. Chamba Imnida. Sa Kahula Imnida. So, sa tingin niyo sir, gaano po kadami ang vocabs na alam niyo? Hindi ko alam. From ano, sabihin natin eh... Siguro what? Mga ano na lang. 150 points na yun. 150? Tapos hindi pa lumabas sa exam sir. Oo nga eh. So yun sir, galingan niyo po. Shoutout sir, shoutout. Shoutout Abby. Abby Tagum. Pamilya niya po, KLC. Yun niya, Abby Tagum. Ah, yun po, KLC niyo, yung pangalan KLC. Pilipina po, nagtutukutan na po. Apo. Yun. So pamilya niya sir, mga kapatid niyo, sawa. Huwag na. Ayun na sir. So yun, kasama natin yung isa. Sir, ano pong pangalan niya sir? Archie Barco sir. Sabi ito, taga saan po kayo? Iloilo po sir. Iloilo, layo pa ni sir. So kagabi pa daw siya, alam ko. Kagabi pa kayo, dito gabi, na po. Gabi, dumating ako dito ng Maynila. Kagabi pa dito si sir. So ilang taon na po kayo sir? 37 na sir. 37, yan. So mga, may mga edad na dyan. Huwag kayo mawala ng pag-asa kasi tanyo si sir, kinakaya pa rin. So, gaano na po kayo katagal nag-aaral ng Korean sir? Mula ng December lang po sir. December this year? Ay, last year? Last year sir. Soon. Medyo matagal-tagal na din. So kaya naman siguro ipasa. Saulo niyo po ang bukod sa kabukto. Iwan ko lang sir, hindi kasi napag-aaral din. Sigawa ng trabaho sir. So natingin niyo po, gaano na kadami ang vocabs na dala-dala niyo? Dalawa lang siguro sir. Ano yan? Ano yan? Jamba lang sir, kahulayin ni dala sir. So yun, shoutout sir sa mga kakilala niyo, pamilya niyo. Shoutout niyo dyan, Sinan. Language center sir. At saka yung mga klase ko dyan, set order na dyan. Yung pamilya niyo, wag pamilya niyo. Yung mga kamag-anak ko, pinsan. Lahat ng dyan sa barangay dyan. Salamat sa inyo. Salamat. Dito na ako ngayon sa POA. Yun. Pag nakapasa sa sarin, may pa-Jollibee daw sa kanyang pamilya. Sana nga, sana. Isang angkan. Sana nga, pala rin. So yun, salamat po sir. So ingat po kayo, galingan niyo po sa exam. Galingan niyo po sir sa exam sir. Okay. Nagpatak yung cellphone sir. Galingan niyo po sir. Sige, salamat. Salamat. So yun guys, madami mga babae. Fight lang mga yoja, kaya nyo yan. Nagpapasok na sila. So yun guys, kasama natin ang isa sa mga mag-ex sa mamayang hapon. Sir, ano pong pangalan niyo sir? Jord Nakorda sir. Nakorda, ilang taon na po kayo? 27 sir. 27, bata pa si sir. Bata. Pwede pa mag-take? Maaga ng lanta. Ay, Bisaya po pala kayo, sir. Bisaya. Kay Balukog Bisaya, sir. Cebu, shoutout sa taga-Cebu dyan. At taga-Cebu kayo. Shoutout, fight lang. May sunod registration. Kung malas nga tayo ngayon, hindi na panahon malas. Oo. May swerte din dyan. Mga limang take kagad naman pag hindi ko pa nakabasa dyan eh. Shoutout sa training school ko. GDT. Pasig. Pasig. Ay, Pasig lang po kayo. KLC. KLC. So, gaano na po kayo katagal nag-aaral ng Korean? 2020, December. Ah, 2020? Oo. Medyo matagal na. Nasa ulo nyo na po ang bukuan at saka bukto, sir? Wala, walang libro-libro. Ganong kagaling si sir. If it's topic Philippines, doon lang po makuha. Ay, oo. Tapos, minimorize. Channel ko yun eh. Pinataan ko na yung pangalan ko kasi hindi nila ako nakikilala sa Facebook. So, sa tingin nyo, sir, gaano na po kadami yung alam nyo? Hindi ko ma-chance eh. Mga 1 to, ano ma, gano'ng kadami? 400 to 500. 500 vocabs? Oo. Ano yung 1 to 400? Jamba Imnida ba? So yan sir, galingan nyo po ngayon sa mamaya. Okay, salamat, salamat. Shoutout sir sa mga kaibigan nyo. Kamag-anak sa mga nyo. Kaibigan ko doon sa ILC ko. Shoutout sa inyo. Basic lang ano po? Hindi kayo nasaan na makita ko ito. Kahit doon po. Ang galing-galing. Nakita ko pa, nasa likuran mo lang pala. Buti nakilala nyo ako. Nakapasok na yung kakambal ko kanina sir. Doon na. Kitain ko na siya lumabas. Pasado din yun. Sigurado. Medyo na madami ding alam yun. Sabi niya, ayaw niya ito sabihin ng slow niya eh. Eh sir, galingan nyo po. Okay, salamat. Salamat sir, salamat. So yun guys, abangan na lang natin sila. Mamaya, mag-out din ako pagkalabas ng kapatid ko. So sila na lang dito may iiwan. Pero tatanungin ko yung mga score ng mga nakapasok na doon kanina. So yun. Pabalik ako mamaya guys. So yun sir, ano po mga lumabas sa exam sir? Yung sa listening po,
Konti lang po yung mga madadali, yung mga basic, yung mga pictures, konti lang. Ano po mga lumabas? Ang kadalasan na lumabas yung mga fill in the blanks, yung mga may paragraph pero hindi masyado mahaba yung paragraph. Oo. Ano po mga picture mga lumabas? Yung picture, ang natandaan ko po, yung mga kagamitan sa pagluluto. Kagamitan sa pagluluto? Oo, frying pan, kagaya noon. Oo. So yun, ulitin ko sir, ano nga pangalan niyo sir? Para kasi hindi nag-record kanina eh. Frederick Aduana po. Ilan taon na po kayo? 29 years old. 29 years old, so yun. Basic na basic lang daw sa kanya, bukwan sa kabukto. Opo, kaya basic. Kaya naka 155 sa masakap ng tulog ni sir. Opo, magsasanggip tayo mamaya. Yeah! Opo, masakap ang tulog kasi sure na yun. Opo. 155 sir, safe zone na yun. So, maraming salamat po. At saka po, good luck po. Madami po kong journey tayo mabawag dadaanan. Sige pa. So, sana tuloy-tuloy na. Yeah. Maraming salamat po, sir. Opo, salamat. Maraming salamat. Sige. Sige po. Ay, shoutout pala sir. Mga shoutout. Shoutout po kay Sir Ricky, yung teacher namin. Nakapasa din siya. Ay, nag-take din siya. Kasama niyo din po ngayon. Hindi na po, ano. Yung ano pa. Last week pa po. Ah, last week. Mataas po ang score niya. Ano, sinabi na 110 daw pero hindi kami maniwala. Pa-mysterious eh, sir. O nga. Ayun. Ingat po kayo sa biyahe, sir. Ingat po sa Mindanao. Sulit. Aba. Sulit ang pamasahe ni sir. Sulit. Sulit na sulit talaga. Sulit. Yeah. May pakain mamaya. Ayun, ingat po. Ingat po, bye. Ingat. Salamat, sir. Salamat po, sir. Taas ang score ni sir, 155. Chill. Bye, sir. Ang ganda na score, 155. Sure na yan, from Mindanao pa. So sulit na sulit yung bayad nila. Umalis na kanina yung isa, nasa na yung isa. Wala na yung isa. So yun, babalikan ko kayo mamaya guys. Ayun! Sir, nag-take ba kayo ng exam, sir? And nakapasa po kayo ngayon? Pasa pero parang nakakalungkot. Ano pong pangalan nyo, sir? Buti lumapit kayo. Slug 110. Ilan taon na po kayo? 31 na. Ah, 31. Abot pa yun, sir, kasi ano? Okay pa yan, sakto pa yan. So, 1 ton lang yun. 1 ton lang. Passer beater eh. Pero okay lang po yan. 10-5 po natin. First timer. Kung sakali mong bagsak, at least may idea na kayo kung anong susunod na mangyayari sa mga ganong klase na exam. So, 110, medyo alanganin pa. Pero shoutout sir, shoutout. Shoutout ko lang yung mentor ko, si Vanessa Biray. Vanessa Biray. Wala sa pool, 2017. Tagasan po ba kayo? Tagasan po kayo? Taga, ano, Balichas, Quezon City lang. Ah, taga Quezon City. Dito lang din po, ano po? Gusto ko lang magpapasalamat ko sa kanya dahil 2017 siya na yung nagturo sa akin. Hindi lang ako nakapag-take nun. Ngayon, trinay ko, andiyan pa rin siya nakasuporta. Gusto ko magpasalamat. Huwag po mawawala ng pag-asa kahit pa sa 110. Solid self-study. Hindi na kailangan ng KLC. Oo, huwag na mag-KLC, sir. Okay lang kahit yung KLC. Basta mahalaga ay ano, nag-aaral kayo ng maayos. Yan. Yan lang po siya shoutout niyo, sir. Oo, pamilya niyo, sir. Saka sa mga kasama ko, sa pinsang ko, yung taudong sumusuporta sa akin. Sige pa man ang pamasahe sa akin. So yan, sir. Ano po? Ano po sa tingin niyo mga lumabas sa exam? Mashare lang po natin sa kanila. Para sa akin, ano eh. Sa akin nung si Mili. Si Mili apps. Ano pa mga lumabas na picture man lumabas lang po? Sa akin yung ano, chainsaw. Ah, chainsaw. Chainsaw, yung nagpe-prepare ng pagkain yung babae. Ah, oo. Tapos, picture pa na po. Doon sa may about sa reading, yung ano, tungkol sa paglilinis. Halos lahat yung mabasahan tungkol sa paglilinis eh, sa may reading. Kaya medyo may idea kasi madalas lumalabas yun sa simile, kaya medyo may idea ako. Kaso, mabantin lang kaya okay lang. Oh, mahirap po ba yung exam? Mahirap? Medyo mahirap sa reading, pero kaya medyo naman. May parang pang-nipal siya, no? Oo, may pang-nipal siya. May mga pang-nipal siya. May mga malalalim na vocals na ngayon nyo lang nalaman. Ano po? Oo, meron doon mga hindi ko alam, pero meron malalalim. Din naman, no? Meron din namang medyo napagdaanan na tulad ng mga kasi pag nasa simile kasi tulad ng nadaanan ko ngayon almost nandun siya lahat. Oo. Kaya sabi ko laking bagay saan na din ako sa simile po kayo nakatulong sa inyo na po. Kasi may kaibigan po ako doon kanina, 105 lang po yata yung score niya. So saktuhan, pero okay lang po yan sir. Kung sakali man po hindi kayo mapasama sa 1000 sa kota nila, eh ano, maganda yun kasi may idea na kayo paano po ang exam sa susunod. Next time. At saka mas maganda po ngayon kasi wala na skills test. Nga eh. Sa Ishihara naman, medyo okay naman, wala naman akong palya. Diretso agad sa Ishihara. Diretso naman, bilis lang. So yan sir, maraming salamat po. Ingat po sa biyahe sir. Ayun, shoutout ko na kayo ha. Sabi kasi nila yun. Buti na lang, ingat po kayo.